Happy midweek po sa inyo pong lahat mga kapatid. Yeah. Magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat sa mga kagigising pa lamang at kanina pa nagising. Ngayon po ay November 9 na at ang ating tatalakayin ngayon siya'y nagmamalasakit para sa akin. Siyempre para sa bawat isa sa atin. Siya'y dumidisiplina. Taglay ang pag-ibig. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pong pagsisimula. Dakilang Diyos, salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Salamat po dahil kayo po ay lagi naming kaagapay at hindi niyo po kami pinababayaan. Salamat po sa malasakit sa amin. Salamat po sa pagbigay sa amin ng katalinuhan, karunungan na nagmumula sa inyo upang maunawaan namin ang aming pag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong basahin, unang Pedro 5:7, sabi po dito, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Iyon pala yun mga kapatid. No? Bakit natin kailangan ilagak ang ating pong kabalisahan sa Panginoon? Bakit? Dahil si Jesus, ang ating Panginoong Diyos, ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Opo, sabi po dito sa ating pong devotional ngayong umaga, kapiling ang Diyos sa bukang liwayway, itulot na ang lahat ng napipigati at ginagamit ng hindi makatarungan ay magsumamo sa Diyos. Lumayo kayo sa kanilang may mga bakal na puso at ipahayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa inyong may lalang. So ano daw po ang itutulot natin? Yung pong mga hindi makatarungan ay magsumamo sa Panginoong Diyos. At sabi po dito, idalangin po natin sa ating pong Panginoong Diyos na alisin yung mga bakal ng ating puso. So hindi na mga batong ano pusong bato kundi bakal na puso na ilayo sa atin ng Panginoong Diyos ito at yung pong puso natin ay mabalot ng pagpapakumbaba na lahat po ng kahilingan natin ay ibigay natin sa ating pong naglalang sa bawat isa sa atin, yung lahat ng ating kabalisahan sa buhay. Sabi po dito, hindi tinataboy ang sinumang lumalapit sa kanya na may mapagpakumbabang puso. Yan ang nga yung sinasabi natin. No? Alisin na natin yung mga bakal na puso natin. Magpakumbaba tayo sa Panginoong Diyos, sa harapan ng Panginoon. Hindi naman niya tayo itataboy eh. Hindi naman niya tayo paaalisin. Hindi naman niya tayo tatalikuran. Bagkus tayo ay kakausapin ng maayos ng Panginoon. Tayo ay kanyang haharapin at tutugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Sabi dito, hindi nawawaglit ni isa mang panalangin. Sa gitna ng awitin ng makalangit na koro, naririnig ng Diyos ang panaghoy ng pinakamahinang tao. Nakita nyo na po dito, no? Sino mang pinakamahinang tao na nananampalataya sa Panginoong Diyos, siya ay naririnig ng ating pong tagapagligtas. Opo, naririnig na pinakikinggan tayo ng ating Panginoon. Kahit na sa pinakamahina nating boses, kung tayo man ay nabibigat ng lupa at napaliligaw ng landas, meron tayong ating Panginoong Diyos na handang makinig sa bawat isa sa atin. Ibinubuos natin ang mga pagnanasa ng puso habang nasa ating mga silid. Umuusal tayo ng panalangin habang lumalakad sa daan. At nakararating ang ating mga salita sa luklukan ng hari ng sansinukod. Totoo po yan. Ang hari ng mga hari ay nakararating sa kanya ang lahat ng ating mga hinagpis, ang lahat ng ating panalangin, ang lahat ng ating mga kahilingan. Nakararating lahat ito sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi dito, maharing hindi ito naririnig ng pandinig ng tao. Ngunit, hindi ito mawawala sa katahimikan. Ni hindi rin ito mawawala sa pamamagitan ng mga kaabalahang nagaganap. Walang maaring lumunod sa pagnanasa ng kaliluwa. So dito po mga kapatid, pinatutunayan lamang po at nakikita ko rito sa ating devotional na hindi po bingi ang ating Panginoong Diyos para hindi pakinggan ang ating pong pagsusumamo. Kaya nga sabi dito sa ating title, nagmamalasakit siya sa bawat isa sa atin. Kapag sinabing nagmamalasakit, ay hindi nagbibigay-bigihan ng Diyos. Hindi po parang hindi nagwawalang kibo ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos ay nariyan siya. Ang ating Panginoong Diyos
talagang nakaagapay siya sa bawat isa sa atin. Kaya sabi dito, umaangat ito sa ingay ng kalsada, sa ibabaw ng kaguluhan ng karamihan, tungo sa mga bulwagan sa langit. Nakikipag-usap tayo sa Diyos at dinirinig ang ating mga panalangin. So nakita nyo na, gaano man kaingay sa ating paligid, sabi po dito, mas nangingibabaw ang panalangin. Mas naririnig ng Panginoong Diyos ang sigaw ng tao, ang tahol ng mga aso, ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Naririnig ng Panginoong Diyos ang ating mga dalangin. Mas malakas o mas maingay ang ating panalangin sa mga bagay na ito, sa sanlibutan na ito. Kaya tayo ay proud, tayo ay dapat na magtiwala sa Panginoon, dapat tayong talagang manindigan, Panginoon, salamat. May malasakit ka sa amin. Gaano man kaingay ang daing ng napakaraming mga tao, isa rin ako, isa pa rin ako sa iyong pinakikinggan. Diba, napakasarap ano isipin yun. Wala tayo eh. Tayo ay makasalanan tao, pero nakita nyo naman, pinakikinggan tayo ng ating Panginoon Diyos. Hindi dapat natin padilimin ang sarili nating landas o ang landas ng iba sa pamagitan ng anino ng ating mga paghihirap. Mayroon tayong tagapagligtas na malalapitan, na dumidinig ng ating bawat sumbong. Ayan po, mga kapatid. Ibig sabihin dito, mga kapatid, ano? Huwag natin pahirapan yung sarili natin. Huwag natin i-look down ang ating mga sarili. Huwag tayong mag-self-pity. Bagus, be proud, mga kapatid. Ano? Ibig sabihin, magkaroon tayo ng kumpiyansa. Meron tayong ating Panginoon Diyos. May Diyos na ating tagapagligtas dumidinig sa atin. May kakampi tayo dito, mga kapatid, na yung lahat ng ating mga sumbong may nakikinig at merong tumutugon. Yun ang pinakamahalaga doon. Maari nating iwan sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin at pasanin. Kung gayoy, hindi na magiging mabigat ang ating paggawa o malupit ang ating mga pagsubok. Sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na pananampuhay na pananampalataya, maaari kang humiwalay mula sa lahat ng hindi kasang-ayon sa pag-iisip ng Diyos. At sa pamamagitan nito'y madala ang langit sa iyong buhay ngayon dito sa lupa. Kaya dito, mga kapatid, ano, yung mga pag-iisip na malayo sa Panginoong Diyos, alisin na po natin yan. Ang kailangan natin dito, yung buhay na pananampalataya. Na alam niyo yun, na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng alon ng buhay, sa kabila ng bagyo ng buhay, ang Panginoong Diyos yung pinasampalatayanan natin. At kapag ka pala nananampalataya tayo sa Panginoong Diyos, kahit na marami tayong mga pinagdaraanan sa buhay, yung langit pala ay dinadala natin sa ating pong buhay. Nang ibig sabihin, we taste the taste of heaven. Nang ibig sabihin, mga kapatid, yung pong ambience ng langit ay nakararating sa ating pong mga tahanan. Hindi pa man tayo nakakarating doon. Basta't may panampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kasi pagdating sa langit, sasampalataya ka rin sa Panginoong Diyos lalo. Sasamba ka din sa ating Panginoong Diyos. Kaya kayong ginagawa mo ito, o ginagawa natin ito, pagsamba sa Diyos, pananampalataya sa Kanya, yung pong aroma, yung pong ambience ng langit, eh, nadadala at na ihahatid natin sa sarili natin, mga tahanan. Sa paggawa nito, magkakaroon ka ng liwanag sa bawat hakbang. Yan. Kapag nagsisikap ang kaaway na palibutan ng iyong kaluluwa ng kadiliman, umawit ka, ang sabi dito. No? Kapag ka mayroon pala tayong matinding pinagdaraanan, pinadilim ang ating buhay ng kaaway. Ang sabi dito, umawit ka ng pananampalataya at bumikas ng pananampalataya. At makikita mo naawit at nabigkas mo ang iyong sarili tungo sa kaliwanagan. So dito po, mga kapatid, mahalaga yung awit sa Panginoong Diyos. Kahit na po sintonado, basta po eh yung awit ay kayo lang ang nakakarinig. Joke lang po. Eh basta't yung awit do ay papuri sa Panginoong Diyos na may pananampalataya. Kahit gaano pa man yan, kung magaling ka umawit, praise the Lord. Pero kung hindi naman, pabayaan mo na yan. At least nakaawit ka na may pananampalataya, di ba? At yan ang kailangan natin gawin. Kapag ka dumaranas tayo ng mga kadiliman sa buhay, ng mga kahirapan sa buhay, manampalataya. At ang pananampalataya ay pag-awit sa Panginoon,
Bigkasin natin sa ating po mga panalangin. Kaya sabi po dito no, sa unang Pedro 5:7, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ninyong kabalisahan. Bakit? Sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo, sa bawat isa sa atin. Yan ang pinakapaborito ko ngayong umaga na ito. Nagmamalasakit sa ating Panginoong Diyos. Yan yung word natin for today. Kung ang iba walang malasakit sa atin, kung iba walang pakialam sa ibang mga tao, ang Diyos may pakialam sa bawat isa sa atin. Ano? Ang Diyos nagmamalasakit sa atin. Nagmamahal siya sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy po nating idalangin ang ating mga sarili. Na huwag tayong manglupay-pay. Huwag tayong susuko basta-basta sa buhay na ito. Bagkus, panghawakan natin ang pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Happy midweek po mga kapatid. At tayo po ay mananalangin na. Pangunahan tayo ni Brother Melvin. Pero bago yun, itype niyo muna ang inyong mga prayer request. Isasama yan sa panalangin right after ng awit na ito, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Magandang magandang umaga po. Ito po si Pastor Melvin Alabanza. Patuloy tayo maganda sa nalalapit na pagdating ng ating pong tagapagligtas. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa lesson na aming narinig ngayon magang ito. Salamat sa pagkakataon na kami ma-bless sa napakagandang mensahe na paalala sa amin na inyong pagmamalasakit sa amin. At gayon din, alam namin na sa mga panahon na ito, maraming nagugulumihanan. Marami ang dumaranas ng mga bigat na pagsubok. Marami ang napabalisa. Ama, samahan po kami sa aming pamumuhay. Na huwag kami mag-focus sa aming mga pagkabigo. Na huwag kami makapag-focus sa aming mga kabalisahan. Pagkos amin itong ilagak sa inyo. Tulungan niyo po kami kung ito ay maging maluwag para sa amin. At kayo din alam namin na kayo at kayo lamang ang makatutulong sa amin. Salamat po sa inyong pangako. Salamat po sa inyong pagmamalasakit. Salamat po sa inyong pagmamahal. Amin din po sinasama. Panalangin una, hit. Ang aming kapatid na si Brother Albert Puentes, siya po ay magkakaroon ng major operation sa nalalapit na panahon. Ama, amin po nalalapit sa inyo na siya ay pagkalooban ninyo ng malusog na pangatawan, malakas na resistensya, at siya ay magkaroon ng matagumpay na operasyon sa gagawin sa kanya. Ipagkaloob po sa kanya mahuhusay ng mga gamot. Ipagkaloob sa mga kamay ng mga gamot na ito ang karunungan upang sa kanyang gagawing operasyon ay siya ay maging maayos at nawa palakasin siya mabilis sa kanyang recovery upang sa ganon ang masipag na inyong lingkod na ito na si Brother Albert ay patuloy na makagawa, makaakay ng mga tao para sa inyong panan. Maraming salamat po sa inyong pangako at pagmamahal. Amin din po sinasama sa panalangin ng mga kabataan na nag-aaral sa AUP at kentin ang iba pang mga kabataan na nag-aaral sa iba't ibang paaralan namin. Inyo po silang gabayan sa kanilang pang-araw-araw na pag-aaral. Magkaroon sila ng marunong na kaisipan. Tulungan sila sa kanilang mga exams na sila ay maalala nila kanilang mga pinag-aralan at kayo din tulungan sila sa kanilang mga aralin upang ito ay kanilang matutunan ng mabilis at ito ay kanilang madaling matandaan at maalala para sa kanilang mga exams. Kayo din na maaming nilalapit ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, ng mga kapatiran na patuloy na gustong magbago ng aming karakter. Amin pong nilalapit sa inyo, aming mga sarili. Gamitin niyo po kami sa ministry, gamitin niyo po kami ang aming mga talento upang kami ay patuloy na lumago, patuloy na makapagbahagi, patuloy na maging handa sa inyong nalalapit na pagdating. Amin din pong sinasama sa kapat, ang mga kapatiran na nanghihina sa pananampalataya sa inyo. Matulad na sinasabi sa lesson ngayon, nawa po ito ay aming patuloy na matanim sa aming puso at isipan na kami ay ilagak namin sa inyo aming mga kabalisan pagkat ito ay magbibigay sa amin ng kapayapaan sa aming puso at isipan upang makapag-focus kami sa paglilingkod, makapag-focus kami sa inyo. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming mga panalangin. Muli kami humihiling ng kapatawaran kung saan mo kami nagkulang at nagkasala.
Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen and Amen.